guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we're testing out a Korean makeup technique slash makeup hack na makakatulong daw para mas patagalin o iwas hulas yung ating makeup. This technique involves two items na hindi naman natin talaga ginagamit sa routine natin, which is Johnson's baby powder and a large bowl of ice cold water. So if you guys wanna know kung mag-work siya sa akin, please keep on watching. This is my bare face, and as you can see, my skin is not having the best time of its life. I have two scars right here and a popping pimple. But anyway guys, ang sabi naman dun sa mga napanood kong videos about this technique, just proceed with doing your regular makeup. So ang gagawin ko, naglalagay lang ako ng primer on my face that's already been moisturized, and this is the NYX Angel Veil Primer. Recently, this is the primer that I've been using over my other high-end primers since kahit drugstore siya, it really works nicely on my skin. Yung gagamitin kong foundation to really test out this technique is this Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation. The reason why is that maganda siyang mag-layer sa skin, maganda rin yung coverage niya, pero pag pinawisan ako, natatanggalan talaga yung areas na pinawisan. So I'm going to apply this with a damp sponge. Two pumps yung kinuha ko, and let's start layering. Done with my foundation. And guys, yung isa din sa reason kung bakit si Too Faced Born This Way yung ginamit ko, sure kasi ako na wala siyang major flashback na nangyayari. Since ang ipang-set natin is si Johnson's Baby Powder na hindi ko alam kung may flashback. Proceeding with what I regularly do for my makeup, ayan, magko-concealer na ako using this Too Faced Pro Artist Liquid Concealer, yung Kill Cover variant. Okay, so now that everything is nicely concealed, tinatanggal ko lang yung crease sa under eye, we're going to proceed with applying our top powder or Johnson's baby powder. Yung nakita ko dun sa mga pinanood ko na videos na gumawa ng technique, ang ginamit nila is either top powder, cornstarch powder, yung iba din naman yung usual na loose setting powder na ginagamit. But mostly guys, top powder, so yun na lang yung gagawin ko. So dito na lang ako naglagay sa kamay ko, and binili ko to sa tindahan for 14 pesos. Ayan, may presyo pa siya sa likod. Alam nyo, natatakot ako kasi feeling ko sobrang puti nito. Kasi nga, puting-puti itong talc powder ni Johnson's, and ang sabi nila is apply more than usual. Pero kailangan, kahit marami ka daw ilagay, even out yung pagkakalagay mo. As you can see, mas marami ako nilagay dito sa under eye kasi yun yung mabilis mag-crease sa akin. Dito sa sides ng nose kasi nagsisettle yan dyan. And saan pa ba ako mag-extra dito kasi mabilis matanggal yung foundation ko sa chin. Siguro naman guys, ano, sapat na to. So I'm ready and excited to dive my face in water. And as the jamsu term means sa Korean, jamsu is diving. So I have my bowl of wala pang laman na water right here. Kailangan kasi may ice cold water sa loob. May kailangan tayong tandaan when diving or yung trick when diving. Yes guys, there is a standard time in submerging your face in water. Kailangan daw 30 seconds. So the drier you are, the lesser the time is. Kailangan daw pag dry ka, 20 seconds. At pag oily, 30 seconds. Wala kasing seconds dito sa timer guys. And hindi ko rin naman kaya na 25 seconds sa dire-direcho. So magsa-stopwatch tayo approximately mga 25 seconds. Seconds pa lang yun. Bakit yung mga umaahon ang ganda, pero parang ako lang ata yung nangyari na ganito, na sabog yung buhok. Isa pa, 17 seconds pa lang eh. Kaya 30 seconds na wala. So, ayan, nagre-record na ulit tayo. And as you can see, may mga buo-buong areas, especially dun sa parts na nadamihan ko yung powder, dito sa under eye, sa laugh lines, tsaka dito sa chin. Tapos meron akong napansin na nag-rub off itong sides ng nose. Anyway, kasi nag-iba ko na angle ng camera, kaya hinayaan ko lang siyang tumulo ng tumulo kanina. May mga iba pang basa, so gently, ipapat natin siya. Dahan-dahan lang kasi baka ma-disrupt yung makeup.
holding closer so you guys can really see. And as you can tell, sobrang smooth ng part na to. Cheek part, itong forehead. Ang nakikita ko lang na namumuo is this one, yung inner corner, tapos papunta dito sa nose bridge na walang din ng foundation and powder itong sides ng nose. Ito lang naman, ayan. Yung parang may pinaka-deep na crevice. Sa kabilang side, the same thing kung ano nangyari sa side na to. And the rest is looking super smooth. Now that it's fully dry, ngayon ko gagawa na rin medyo yung natanggalan na makeup. Itong dalawang sides lang naman, and then I'll do the rest of my makeup. Tapos na ako mag-makeup, and I did a very simple look as always. Hindi naman ako like super dramatic gumawa ng mga makeup looks because I cannot with the eyeshadow. But anyway guys, ang ginawa ko dun sa natanggalan ng foundation and powder dito sa sides ng nose, I just use my sponge. Hindi ako naglagay ng powder, kung anong powder lang yun nandyan. And nag-smudge ako ng konti. Konti lang, dahan-dahan, and umukay siya. Parang kamukha niya na rin yung ibang sides ng face na okay yung pagkaka-jumpsuit. Now, one of the tests na uunahin natin gawin is to make sure na walang flashback itong si Johnson's Baby Powder. So, magti-take ako ng picture with my G7X. Ayan, tingnan natin. Mukha naman siya okay. Actually, hindi nga halata na baby powder yung ginamit. Parang gumamit lang din ako ng usual na ginagamit ko na Coty Airspun. Ganito rin siya sa pictures. It looks nice, actually. If you're going to ask me how jumpsuiting feels, yung paglublob sa tubig, malamig siya kasi ice-cold water. Pero alam nyo, okay din kasi pag nagme-makeup ka minsan, tapos hindi naman lagi nakabukas yung aircon pag nagme-makeup ako. Parang nagme-makeup pa lang ako, tumalabas na yung mga pawis ko and all. Pero yon parang nakaka-refresh pa siya, ang lamig. One more thing guys, hindi ko rin ina-expect na magiging ganito siya ka-natural tingnan sa face ko dahil nga puting-puti si powder. Pero kung medyo may kulay ka or medyo darker than medium, ang masasuggest ko is for you to use a darker foundation kasi medyo nakaka-add din ng pagka-light itong si Johnson's Baby Powder. Tapos iniisip ko magiging mabigat siya sa face sa dinami-dami ng powder na ginamit ko, but it feels light. It is now 4:13 PM and I'm going to do some random check-ins throughout the day. The only thing na na-notice ko na nag-iba since kumain ako is itong part na to. Ayan. Hindi ko alam kung napapansin nyo pero nagra-rub off na yung foundation dito dyan sa area na yan. Ayan. Pero aside from that, ako ay galing kanina sa labas. Nakapaglaro ako sa aking mga dogs. Wala. Ganyan pa rin. Pero alam nyo guys, kung hindi ako kumain, feeling ko hindi naman matatanggali ang foundation sa part na yan. Dahil yung kinain ko kanina, naalala ko, napunta dito. So, tinanggal ko and oily yun kasi shoma yun. So, pagtanggal ko na ganyan, siguro yun, nadala siya dahil oil nga yun. Checking the time, it has been 5 hours on my skin and oh my goodness, still looks nice. Alam nyo kanina yung oiliness na napansin ko na very, very little lang naman dito lang sa may gitna ng nose. Pero ngayon, as you can see, wala naman akong highlighter syempre na nilagay dito. But ayan, oily na rin siya dyan. Pero hindi naman yung oily na parang dumidikit na yung makeup sa kamay ko. As you can see, konting-konti lang yung transfer. But my forehead, my cheek, tas itong chin na to, hindi lang yan. Kasi ngayon sa pagkain kanina, it looks flawless. As in parang wala pang nangyayari talaga sa kanya. This makeup has been now on my face for 7 hours. And alam nyo guys, ang gumagalaw lang talaga is yung area kung saan ako nag-oil. And kung kanina, ito lang yung oily. Tapos hindi naman ganun kapansin. Ngayon pansin na pansin ko na na-oily ako. Tsaka dito sa chin area. Yan naman kasi yung dalawang nauuna talaga. Pero yung dito sa side na to, minsan nag-oil din kasi yan. Wala pa siyang oil. Usually, oily na agad yan kahit mga 3 hours pa lang. Nakikita ko na meron dito. Pero ngayon, wala pa rin. And yung cheek part, tapos forehead, flawless, as in flawless tingnan. As you can see naman, ayan no. Pero ang napansin ko rin isa guys, dito sa nose, hindi ko alam kung makikita nyo ng husto ah. Pero nagsisimula na siyang mag-settle dun sa mga pores ko. Kasi nga, syempre, as you can see, oily na rin naman yan. Alam nyo, iniisip ko kung magbablot pa ako, pero since naka 7 hours na rin naman siya, and sa tingin ko, hindi naman na magtatagal at tatanggalin ko na rin tong makeup na to, hahayaan ko na lang siya. So, ginawa ko, kaya inihingal ako ngayon, nag-treadmill ako na 30 minutes, and I ran, I think, mga 4.7 kilometers yon. So, hindi naman siya ganun kahaba, and pinawisan ako. Let's see, magpupunas ako ng tissue. Tapos na ako magpunas, guys, and ayan siya. Tuyo na rin yung face ko. Wala na ako nararamdaman na pawis. Mainit lang talaga. Anyway, as you can see, may mga parang dot-dot dyan na natanggalan ng foundation. Tsaka yan, itong area na yan, natanggalan ng foundation. Ito naman, nag-settle siya dyan sa gilid.
Tapos yung gilid, oh my goodness, as in flawless. I am back, guys. The time now is 1:03 a.m. Kulang na lang siya ng 10 minutes and 9 hours na siya sa face ko. So let's just say 9 hours. I put you in closer so you guys can see. Kamusta naman yan, diba? As in, para talagang kalalagay ko lang. And although may areas na nawala ng makeup like this one, kasi nga nag-tissue ako, and nung nag-tissue ako, nag-transfer siya dun sa tissue. Dahil ako ay nag-jogging, or not really jogging, brisk walking sa treadmill. Other parts of my face na nawala ng foundation, other than this one, yung sides ng nose, ito. Hindi ko alam kung nakikita niyo maayos. Ayan. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, kung hindi ko ginawa yung jumpsuit, siguro tanggal na talaga yung foundation dyan. And kahit anong foundation ang gamitin ko, yun talaga yung nagiging problema ko. And also yung laugh lines, which now guys, is super okay pa din. Nagsettle siya very, very lightly sa laugh lines. Pero hindi talaga yung ganyan pag hindi ako nagja-jumpsuit, as in. Other than na okay tingnan yung foundation, I can still see my blush and yung aking bronzer and contour. Okay siya, yung kilay ko, hindi rin naman siya natanggal. Pimple ko right here is still somewhat concealed, pack na pack, as in wala akong masabi talaga. Sobrang natuwa talaga ako kay Jamsu. Let's start with the pros. Unang-una sa listahan, yung pinaka gusto ko talaga na effect ni Jamsu. Sobrang kinis ng tingnan, as in guys, especially yung mga drier areas, itong cheeks, and then yung aking forehead, yun talaga yung mga areas na parang bagong lagay lang talaga yung makeup kahit 9 hours na siya sa face. One of the techniques na talagang ginagawa ko pagkakatapos mag-makeup, I really drench my face sa kahit na anong mist, kahit mapatubig lang yan o yung aking Luminous Botanical Facial Mist, Smashbox Photo Finish Primer. I really have no expectations kasi nga hello, tubig lang tsaka Johnson's Baby Powder yung ginamit ko to set my face. For my second pro, this technique has made my makeup feel super duper lightweight. Nagamit ko na si Too Faced Foundation and it feels lightweight, pero iba yung pagka-lightweight niya. Yung parang pag nagsasalita ka, hindi mo maiisip na magbe-break siya sa laugh lines mo. Kaya nga kanina nung nakahiga ako, akala ko wala akong makeup habang nanonood ng The Crown. Pag side ko kanina, nag-transfer doon sa bedsheet ko, tapos sabi ko, wait, may makeup pala ako. Hindi ko naaalala talaga na may suot ako ng makeup. Ganun siyang kalight sa pakiramdam. Pero as you can see, ito yung natanggalan. Okay pa rin naman. Kita pa rin naman kahit paano yung blush and nandyan pa rin yung contour and bronzer. Third is that I experienced lesser settling sa aking laugh lines. Creasing sa under eyes, talagang binawasan niya ng bonggang-bongga. Kadalasan kasi, actually guys, I'm going to be honest, hindi kadalasan, talagang laging nangyayari sa akin na nagsesettle siya sa laugh lines. Walang foundation na talagang hindi nagsesettle sa aking laugh lines. Now, because of this routine, hindi ko naging problema yung pagsesettle sa aking laugh lines for today. And of course nga, yung creasing sa under eyes, yes, nag-crease pa rin siya again, very, very lightly. And another pro, yung ginamit ko na setting powder, it's just 14 pesos. Sa sari-sari store ko pa binili yun na, so mas maaaring, mas mura pa siya sa supermarket or sa department stores. 14 pesos setting powder. In ilang grams to? 25 grams. So kasing dami siya nung Niche doon na 150 pesos. And since dinip nga siya sa water, wala siyang flashback, it looks natural and nice sa photo. Tapos ayan, hindi naman siya sobrang maputing tingnan sa akin kasi binawian ko rin ng bronzer and ng contour. Syempre guys, kung may pros may cons, ang pinakauna doon, hindi naman siya naka-apekto sa pagiging oily ko. Ibig sabihin, kung gaano ko ka-oily sa totoong buhay, ay ganun pa rin ako oily pa din ako. Hindi siya nakaka-affect or nakakabawas ng pagka-oily. Guys, ang naiiba niya lang is how your makeup reacts pag nag-oil ka. Diba pag nag-oil tayo, nahubulas or natatanggal yung foundation kung saan tayo nag-oil. Ito guys, yung foundation ko, it just sits on top of the oily areas. Yung iba medyo natatanggal pero sobrang minimal lang. Another obvious con guys, syempre magdadagdag tayo ng time pag nagme-makeup since kailangan pa nating i-dip yung face, tapos punasan siya, hintayin muna siyang tumuyo, tapos proceeding with the rest of the makeup. Siguro mga nag-add siya mga 5 to 10 minutes at max. So kung lagi ka nagmamadaling mag-makeup sa umaga o di kaya naman malalang-malala, hindi ka na makapag-makeup dahil kulang na yung time mo, hindi para sa iyo yung technique na to kasi nga mas matagal siya. And for my last con guys, I'm not totally sure about this pero sabi nila may mga studies na hindi daw okay sa health natin ang talc powder. So I may suggest na gumamit ka ng cornstarch or kahit yung loose setting powder mo na rin which contains talc din. Pero at least hindi ganun karaming talc katulad talaga ng mga ganitong Johnson's Baby Powder. And so for my verdict guys, is this technique, Jamsu makeup technique, worth trying? I totally think it is. Iba-iba naman tayo kung gaano tayo ka-oily. It's just that for me, kung drier skin ka, mas mag-work sa'yo si Jamsu, as in halos plakado na talaga yung dating. Pero pag oily ka, I think kailangan mo pa rin gumamit ng makeup setting spray kasi nag-oil pa din naman ako. Well, that's just my very honest opinion na pag oily talagang mag-oil at mag-oil pa din. Although pagdating
sa kinis ng face, hindi talaga matatawaran yung effect ni Jamsu. So that is it for this video. I hope you guys enjoyed as much as I did and I'm pleased with the result. Again guys, kung itatry nyo siya, let me know in the comment section below kung nag-work siya sa inyo. And para maganda na rin, state nyo na rin kung anong skin type ninyo. Para makatulong na rin tayo sa ibang girls na gusto mag-try nito or curious about this Korean Jamsu makeup technique. If you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Thank you for watching! Bye!